Welcome back mga kalapatids dito sa Madla Loft TV. And today, eto, nandito tayo, nakupo tayo sa ating loft. Ayan, halos kaka-uwi ko nga lang. At kahapon nga, nagkaroon ng matinding ashfall dun sa may parte ng Batangas, sa may Tagaytay. Dahil nga, puputok na yung taal, no? Isa dun sa mga bulkan ng taal is puputok na hanggang sa pumutok na nga. At ngayon nga, kumalat yung ashfall. At ang sabi sa balita, may possibility na umabot sa atin dito sa Bulacan at sa Pampanga yung mga ashfall na yan. At ngayon nga, papakita ko sa inyo, check natin yung buong paligid natin. Tingnan natin kung safe pa ba dito sa atin, sa Madla Loft TV, safe pa ba? Safe ba yung mga kalapate natin sa area natin? So, itutur ko kayo dyan ngayon, papakita ko sa inyo lahat. Ngayon nga, kasi lukoy pa lumilipad yung mga kalapate natin. Dahil kanina, na-check ko na rin kanina yung mga kalapate natin, okay naman sila. And then yung area is okay naman. Pero papakita ko pa rin naman sa inyo, para mas makita nyo na maigi. So, tara! So, tara mga kalapatids, akit tayo sa taas. Pakita ko sa inyo yung view. So, ayan nga mga kalapatids, nandito na tayo ngayon sa itaas. So, makikita nyo, lumilipad yung dalawa dyan sa likod natin. Ayan, hindi ko alam kung nakakunan na. So, lumilipad yung dalawa. Yung dalawa sa kanila, pumasok na si Red Bar, saka si Puyo, pumasok na doon sa loob. So, anim yan, kaya lang yung dalawa, di ko nakikita. So, lipat tayo, tingnan natin dun sa Gawidon kung nandun sila. Nakikita nyo sa taas, wala naman sila dito sa taas, no? So, baka possible na dun sa kabilang attic kasi minsan dun sila tumatambay. Pero dito, wala. Itong lumilipad na to, yung dalawa yan, si Checkered. Saan? Di dumaan. Ayan. Sa gilid. Ayan. Yung lumilipad na yan, si Checkered dyan. Saka si Red Bar. Yung Red Bar na yun, yung second clutch. And then yung Checkered, yung anak nung mga speedbird natin na gagamitin natin sa pooling, yung Checkered na hen. So, apat. Then may dalawa pa tayong hinihintay. Hindi ko alam kung nasaan sila. Mamaya, check natin kung nandun sila sa harapan. Baka nandun sila sa kabilang attic na katulad nito. Ayan, sa kabilang side sa may harapan. So, time check natin is 8:30. So, nagpalipad nga tayo mga kalapatids kanina, 7:55. Halos kakauwi ko lang din kasi galing trabaho. At pagdating ko galing ng trabaho, ayan, chinek ko kagad sila kung kamusta na yung mga kalapate natin. Siyempre, kung may ashfall ba dito sa area natin, yung mga lugar natin, ayan, chinek din natin lahat yung mga bubong. Wala naman ako nakitang senyales ng ashfall nga. And then, yung mga kalapate natin, okay naman sila. Sa paligid, ayan, wala rin naman kayo makikita. Malinis na malinis yung kapaligiran. Ayan, kasalukuyan lumilipad yung dalawa. So, dalawa lang, di talaga lumilitaw yung dalawa. Ibig sabihin, bumaba na dito sa harapan yun. Ayan. So, ayan, mga ulap-ulap lang yung makikita nyo mga kalapatids. Hindi katulad doon sa ibang area na may nakikita silang mga ashfall talaga na buwabagsak din sa kalangitan, nakikita nila. Pero dito sa atin, ayan, wala naman. Swerte tayo dito sa parteng Bulacan, wala pa. Pero yun nga, sabi sa balita is naka-alert pa rin tayo. So, kailangan mag-ingat pa rin. Kailangan ready tayo. Yung makikita dyan, mga kaulapan lang. Ayan, sa Gawidon, medyo makapal. So, di natin alam kung ano na ba yun. Malayo-layo na yan. Pero dito sa tapat natin, ayan, maaliwalas. Kaya nakapagpalipad pa tayo ng mga kalapate. Di naman natin sila paliliparin kung alam natin diligtas na paliparin yung mga alaga natin. Ayan. So, ito na lang. Inintayin na lang natin bumaba yung dalawa na to. Mamaya, papakita ko sa inyo yung mga kalapate natin kung kamusta na ba sila. A few minutes later. Napababa na nga natin yung dalawa. O, di naman sila ganong kahingal. Pero bilib ako doon sa blue bar na yun. Talagang hindi siya nahirapan. Hindi man lang hiningal . Walang kahirap-hirap sa kanila yung nilipad nilang 40 minutes. At baguhan pa lang sila. Napakagandang senyales nito para sa mga pang-summer natin. Matitibay ang mga baga. So yan mga kalapatid, yung Checkered na yan. Yan yung gagamitin natin sa pooling. No? Yung katumbas ni Blue Bar. Dahil nga anak yan ng mga speedbird natin, ng ating mga golden pair na pang-pooling na partner. Ayan, na breeder. So, ayan, bawal tambay. Papasukin na kagad natin yan. Ayan, ito nyo, may nag-stick dun sa likod. Ayan, so sabay na natin papapasukin to. Kailangan sabay. Ayun, oh. Diba? So, yun, basically, ganun lang. Diba? Yung trap natin na yun, pagka sinaray, nala na, di na makakalabas. Kulong na. Huli na kagad. So, di pa natin sila nagpe-feathering. Possible yan, this week or next week, i-feathering na natin sila. Puputulan natin sila ng 2 inches sa kanilang mga bagwis. So, yun mga kalapatids, sa mga nagtatanong kung kamusta kami dito sa Bulacan area, Pampanga area, dito sa Madla Loft TV. So, okay naman po yung kapaligiran namin dito.
Then mamaya bababa ako, papakita ko sa inyo yung kalagay naman ng mga kalapate natin sa baba para makita nyo silang lahat. Pero bago yun, abangan muna natin yung dalawa pa nating kalapate na bumaba. Then ituturo ko kayo dito sa bunglo para makita nyo silang lahat. So yun nga mga kalapate, yung red bar saka yung blue bar na lang yung inaantay natin. At wala nga sila dito sa paligid, wala din dito sa may atik sa harapan. Ayan. So bababa tayo, punta natin dun sa harap, tingnan natin kung nandun sila. So ayun mga kalapatid, sakto-sakto pagbaba ko, lumabas naman yung dalawa, yung blue bar sa yung red bar. Lumabas na, nakita ko na dito, umiikot sila sa paligid. So habang umiikot sila, papakita ko na sa inyo yung area natin, yung mga kalapati natin, kung kamusta silang lahat. So simulan natin dito sa mga pang summer, pang winter, ayan sila. So lima yung kalapati natin dito, ayun kakakyat lang ni ano dun sa taas. Kakakyat lang ni Kalawang dun sa taas, ayun. So okay na okay naman sila, ayan yung dalawang stock bird natin, yung dalawang pulasing sing na yan. So later on maglalagay na tayo ng mga clipping sa kanila para di tayo malito. Then ito sila AJ. Ayan si AJ saka si Brad Pitt. Ayan. Diba naglulugod na silang dalawa pa molting na. Then dito sa kabila, at ito nga nakababa yung ating mga tarapal para sa ganun, sakaling meron dala yung hangin, hindi naman nila ganun na masasalo. Pero iaangat din natin yan mamaya dahil mainit. Tapos ito yung mga stock bird natin dito, ay nagmamarakuhan silang tatlo. So tatlong cock, binabarako nila dun si Angela White, yun nasa likod. Lakas kasi mamara ako nung kak na to, ayan o. Oh. Diba? Maging tayo eh, minabara-bara ako niya. So ito, mga stock bird natin to, kaya mga naka-clip ring sila na dilaw. Oops, may pababa na dito. Pababa na si blue bar. Mukhang bumaba na. Wait lang. Saan na ba? Ayun, so sa taas pa siya bumaba. Ayun, nasa attic. Tutulak na lang natin yan. Yan yung mga dark. So ito, baba na natin. Nakalimutan ko ibaba kanina. Ayun, oh. So, ayun. And then, dito nga sa kabila, nandito si Dagul. Ayan. Napakahusay na si Dagul. So, yung kaparis niya, inalis na natin dahil for widowhood system lang yun. Babalik ulit natin sa susunod na araw. So, blue bar, ayun. Nandun na rin sa kabila. Pinag-iwalay muna natin sila. Dahil, naka-antibiotic sila ngayong araw na to. Then ito naman mga kalapatid, yung ilan sa mga stock bird natin, pakita ko sila sa inyo. Oops, ayan si Warden, okay na okay din naman. Ayan, maangas pa din. Basta ka best friend. Ayan, ganyan-ganyan lang, pero di natin pwedeng lapitan dahil sasaktan tayo niyan. Hindi nyo nakikita yung parte na yun eh. So ayan, sila Batik. Ito yung stock bird natin ay sa dito, so hen yan. Hindi ko lang alam kung bakit napakalakas mamara ko nung isa na to. Ayan. Pero hen to, mga kalapatid. For stock, for sale. Joke lang. Ayan. So, stock bird natin yan. Sayang hen na mamalakas mamara ko. Ayan. So, mitlog na minsan yan. Kaya hiniwalay natin. At ayan nga, lakas mamara ko. Tapos dito, yung isa nating stock bird din dito. Ayan, yung super set winner natin. Ayan, may itlog na naman. So, lagi nila umiitlog to. Taba kasi. Tapos ito yung checkered natin dito na Jaime Limbantenbrook, kaya nandyan din. So kaya ganyan to katapang, mahilig mamara ko. Ayan, makikita nyo. Diba? Dahil anak na niya to, itong malakas na mamara ko hen, anak niya yan. Kaya pareho silang siga-siga. Then ito, nandito rin yung iba nating mga kalapate. Si Jansen, nandito sa loob yan. Jansen White, nandyan. And ayun nga si Boy Amo, nandito siya muna ngayon. Dahil na doon si Blue Bar sa kabilang kulungan. So balik muna siya dito. Ibabalik na lang natin bago i-load ulit si Tagul. So sara na natin. And then doon sa kabila, pakita ko sa inyo yung mga breeders natin dito. Then ito mga kalapatid, siya kakatapos lang kumain. Sila bait, okay naman, ayan. Siglang masigla yung mga stitch bolt natin dyan. And then dito sa kabila, ayan yung mga yaya natin. Ayan, isa sa mga inakay natin doon na ililipat na natin. Ito si Jutz, okay din. Mga primary breeders natin na nasa taas, ayan.
Tapos to, yun yung sa mga inakay din natin, ayan. Sa kabila, ayan. Panlipat na din to halos eh. So, malamang mag-abot pa yan dito. Or malapit na rin nating possible yan na iangat na natin dito once na malakas ng tumuka. O ayan, yung mga stockboard natin, sila Pew, saka si Top. Ayan, kaya Pew, may puyo sa gitna. Ayan. So yun nga mga kalapatids, nakita nyo yung mga kalapati natin na okay naman sila lahat, no? So balik tayo doon sa taas. And we're back mga kalapatids. Okay naman tayo, okay yung mga kalapati natin. Kung makikita nyo, di ba, malulusog na yung mga kalapati, healthy sila. At walang senyales na may ashfall dito sa may area natin. Hopefully okay kayo, okay yung mga kalapati nyo dyan mga kalapatids. Lalo na dyan sa mga malapit dyan sa area, sa may pumutok na vulkan. Ingat kayong lahat dyan. Hopefully okay kayong lahat. Sa mga nasalanta naman, pag-pray natin sila lahat mga kalapatid. Sama-sama tayong magdasal. Pag-pray natin sila lahat na makabawi sila kagad. Maging okay sila lahat. At ingat kayong lahat mga kalapatid. So yun na muna mga kalapatid para sa araw na to. Ito muna yung updates natin dito sa Madlalo TV. So yun na muna mga kalapatid para sa araw na to. Ingat kayong lahat. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!